Adlante, Maika Cantica. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, Maika Cantica. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, Maika Cantica. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Alam nating marami ang mga nagdaang mga pagsubok na naman sa Pilipinas. Pero syempre, ganun talaga ang buhay. Kaya't balik ulit tayo sa normal para sa ating babaeng migrante, May Kakampika. At ngayon, December 13, naku, papalapit ng papalapit talaga ang Kapaskuhan. It's 12 days of Christmas, ha? 12 tulog na lang ba at Pasko na? Ngayong Sabado, mamaya po yan, no? Mga 6 o'clock, ang gabi ng parangal. Ang OFW Gawad Parangal ay gagawin sa My Justin Building, ha? Ito po ay 6 o'clock sa Justin Building. At syempre, watch out ha. Marami tayong mga paparangalan mula sa media, sa gobyerno, sa pribado at sa lahat ng CSO na tumutulong, ha? Tumutulong sa kagalingan ng ating mga OFWs. At para sa lahat, binabati namin kayo ng isang maligayang Kapaskuhan. At syempre, ulit-ulitin lang ng ating programa, diba? Sabi nga natin, lahat ng pagsubok ay naranasan natin ngayong taon na ito. Pero syempre, bangon Pilipinas! Feliz Navidad! At kung hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman naman tayo sa pagmamahalan, ay okay na po yun. Feliz Navidad. Sa lahat ng mga winners, congratulations at sana'y huwag kayong magsawa sa pagtulong sa mga OFWs. At sa mga OFWs naman, mabuhay kayo at pagpalain kayo ng may kapal. At sa ating lahat, maligayang Pasko po sa inyong lahat. At as usual, maaari nyo kaming bisitahin sa amin sa kakampislastnews.blogspot.com. Ay click-click lang po yan at i-click din nyo ang aming www.ustream.tv/channel kakampi online. Nasa vlogs na rin tayo, di ba? Pwede nyo hanapin lamang niyo yung Kakampi Online. Lalabas na yan sa vlog. At sa ating mga website, it's kakampi.wix.com/kakampi. Para mas masimple, lalo sa mga Facebook, hanapin lamang niyo yung Kakampi. Ay, lalabas na po kagad dyan. Double M ang Kakampi, ha? Mga kaibigan at Kakampi ko. Kung nais naman ninyo magtanong sa Philippine Social Security System, sa Pag-iibig, sa PhilHealth, meron na rin silang mga Facebook. Just type Philippine Social Security System, just type Pag-iibig or PhilHealth, lalabas na yan kaagad. It's 12 days na lang at Pasko na. Ano nga ba ang dapat nating asahan pa sa mga susunod na taon? At syempre, parati namang tumataas ang bilang ng mga OFWs na lumalabas ng bansa. At para sa ating mga tips, doon sa ating mga
mga kababaihan lalo na, no? Yung ating mga kananayan, kamamihan, sa inyo pong lahat, ay alam kong lahat tayo, halos, ay gumagamit ng kalan, lalong-lalo na kapag panahon ng Kapaskuhan, no? Marami ang bising-bisi sa pagluluto. Bibigyan namin kayo ng tips paano ba tumagal ang inyong gasol. Yan. Sa pag-aaral, mga kakampi ko, 72% sa population ng ating bansa at average na pamilya sa Pilipinas ay gumagamit at nagkukonsumo ng LPG gasol. Bilang pangunahing kagamitan sa pagluluto. Alam ba ninyo kung paano tipirin ang inyong mga gasol? Alam ba ninyo na ang maximum na pwedeng itagal ng isang LPG o gasol ay 3 buwan? Yes, no, mga 3 buwan. Isipin mo, eh ako parang 2 buwan lang o kulang pa, ano, yung mga ganon. Mga kapartner, given na posibilidad na ginagamit mo lang ang gasol sa mga pagkakataon, o to, tulad ng regular na pagluluto ng kanin, pagluluto ng ulam para sa mga regular na pagkain ng pamilya, pagpapakulo ng tubig, pampaligo sa mga bata, at ilang hindi hard times reheat at cooking process, tulad ng pagpiprito ng itlog at pagpapakulo ng tubig para sa pansit kanton. Yan. Eh, ilang buwan naman ninyo gagamitin po ang isang gasol, yung medyo malaki, no? Yung 11 kilos. Yan, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas matagal ang buhay ng inyong gasol. At lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, syempre, talaga namang kahit wala tayo, eh kailangan tayo talagang, alam mo yung kultura ng Pilipino, ay talagang magluto ng special tuwing darating ang buwan na ito o tuwing darating ang Kapaskuhan. Talaga namang hindi natin maiwasan na magluto ng kakaiba para sa ating pamilya. Sa unang tip, kapag bagong bili ito, bago tanggalin o bago niyo tanggalin ang seal ng tangke, pagulungin daw ito ng pabaligtad o baligtad-baligtad rin. Sabihin, i-shake, parang isi-shake mo. Si-shake mo to 2 beses hanggang 5 beses. Pero syempre, dahan-dahan lang, huwag naman masyadong exaggerated yung pag-shake ninyo. Upang ang fuel ay maghalo ng pantay sa gasol. Kadalasan ang level ng timbang ay mas naiipon sa gawing ilalim. Dahil sa katagalan ng pagkakadisplay nito sa eskaparate o sa mga distributor, kaya pag bumili kayo, try ninyong pagulungin ito para maalog at magpantay ang fuel sa loob ng tangke. Ang pangalawa naman, yung burner technique naman. Ito po ay ang pag-customize sa burner ng ating ginagamit na stove. Yung bakal na patungan po ay i-customize natin. Pudpudin niyo po sa gawing dulo nito. Dapat pantay-pantay ang pagkakatapyas. Eh bakit naman niyo gagawin 'yon? Simple lang ito upang mabawasan ang malayong distansya ng apoy base sa kaldero o palayok pag nagluluto. So ibig sabihin dapat mas maano, dikit dapat yung apoy doon sa kaldero. Mas malapit dapat ang distansya sa apoy ng kaldero. Mas maliit na pagkonsumo ng gas dahil sa nakatutok na ito ng rekta. Kaya't kahit paliitin ang apoy, madali itong mapainit ang kalan. Hindi mo na kailangan palakasin ito ng itodo ang burner para abutin ang maximized level ng pagpapainit. At pangatlo, mga kakampi ko, ugaliing isara ang gasol pagkatapos magluto. 4% ng fuel ay tumatakas. Nag-evaporate.
kapag naiiwang bukas ito. Kahit hindi ginagamit pero bukas ang tangke, may pressure pa ding lumalabas sa tangke. Maliit pero 4% nito ay katumbas ng 2.5 araw na dagdag buhay sa inyong gasol. Ba, 2 araw at kalahati. Ba, eh, malakas pa rin pala yun, ano? Dagdag pa natin pang-apat na tip. Tumatagal ang gas ninyo kapag kumukulo o nagsasaing. Tatagal ang inyong gas kung kayo ay nagsasaing o kumukulo yung sinain ninyo. Pag kumukulo na, eh, isara muna ang apoy. At kapag wala ng tubig doon sa sinaing ninyo, doon sa bigas na sinaing ninyo, muli nyo sisindihan. Pero this time, mahina. Mahina lamang ang sindi. At sa mga tips, iwasang bumili ng tangke na hindi kilala ang brand. Hanggat maaari, bumili kayo ng mga kalidad at may pangalang LPG para makasiguro na tama ang timbang at walang aberya. Hopefully, nakatulong po ang babaeng migrante may kakampi ka sa ating mga tips na ito para sa ating mga nagluluto o magluluto pa o yung mga may bahay talaga na mahilig magluto. Samantala mga kakampi ko, ang kakampi ay nakapaloob sa temang migranteng Pilipino, magkasangga tayo sa kapakanan, kabuhayan, at kalusugan mo. Ayon sa ating Overseas Workers Welfare Administration, sa tamang kaalaman, sigurado ang kaligtasan. Ayon naman sa PhilHealth, pangalagaan ng inyong sarili, mag-PhilHealth na para sa malusog na pangangatawan, magsiguro, dapat malusog ka. Ang Social Security System, ang sinasabi nila, miyembro, believe kami sa inyo. Para sa ating mga numero, ha, yung, hindi ko sinasabing tumaya kayo ng loto. Ito. Ang ating station, pwede kayong tumawag sa 687-9144, 637-0218. Gayun din naman ang kakampi, pwede kayong tumawag sa 553-8656. At alam niyo ba mga kaibigan at kakampi ko, sa ngayon po ay meron tayong full of lawyers, no? At binabati natin at pinasasalamatan natin ang grupong ito, ang Rodriguez Zarate Law Office. Yan ang ating makakasama sa ating kakampi online. At syempre, sa lahat ng mga may kaso sa inyo, maaari kayong tumawag sa aming numero 553-8656 at ipapaabot namin ang inyong mga kaso na idudulog sa kanila. Pwede kayo mag-click sa ngayon sa www.am1494kHz.blogspot.com/www.ustream.tv. At kung kayo naman ay medyo nagdududa sa inyong recruiter, sa inyong recruitment agency, pwede kayong tumawag sa POEA hotline, ha? Ang area code is 632-722-1144, 722-1155. Para sa illegal recruitment branch naman, kung alam nyo na may problema talaga pagdating sa usapin ng recruiter nyo talaga, ano, illegal, kunyari illegal recruitment yan, so, tawag kayo sa 722-1189, 7210619. Ayan ang illegal recruitment branch na mga numero. Ang Overseas Workers Welfare Administration naman, ang kanilang mga numero, 551-6641, 551-1560. Pwede rin kayong mag-text sa OWA sa 0917-8986-992. Habang ang Department of Labor and Employment, ang kanilang mga numero, 527-8000.
para sa ating PhilHealth 441-7442. Habang ating pag-ibig, oh, pangalawang pag-ibig ito ha, 724-4244. Para sa ating SSS, 920-6446 hanggang 55. At para sa ating mga paalala mula sa ating himpilan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ready? Check up? Go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na! Opo, Nay! Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run! Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to! Sakto, Nay! Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan! O, ano pang hinihintay niyo? Ipa-register na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth! Ready? Check up! Go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. And now back to our regular programming. OFW Headlines. Direkta sa Rila na papanahon. OFW Headlines. Naiuwi na sa lalawigan ng Pangasinan ang bangkay ng dalawang overseas Philippine workers na nasunog sa Macau, China nitong nakaraang buwan. Pinangunahan ng Pangasinan OFW Des ang pagsasaayo sa mga papeles na kailangan para agarang maiuwi ang labi ng dalawang Pinoy workers. Samantala, dahil sa pagiging undocumented ng dalawang biktima, kaya naging mahirap ang pagpapauwi sa mga bangkay na sina Marites Nacino, Natubong Bayan ng Umingan at Paul Angelo Lita sa Bayan ng Villasis. Samantalang ang sunog na ito ay naganap noong November 12 sa taong kasalukuyan sa kanilang boarding house sa Macau, na kinamatay din ng tatlong iba pa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin sa sinapit ng kanilang mga kaanak. Samantala, sa Pakistan, 10 mga bata sa Pakistan ang nahawaan ng HIV matapos na sumailalim sa blood transfusion. Ang mga naturang mga bata ay nasa 5 hanggang 16 na taong gulang. Ayon kay Zaira Absaltarar, Minister ng National Health Services, Regulation and Coordination, shocking ang naturang pangyayari. Bunga na rin daw umano ito ng mahinang blood screening sa naturang bansa. Samantalang ang mga biktima ay mayroong sakit sa dugo na talsamea, kung saan kailangan ng mga pasyente ang blood transfusion. Posible pa umanong malagdagan pa ang bilang ng mga biktima dahil ang ibang pasyente ay sinasailalim pa sa HIV test. Aabot sa 500 Pinoy nurse at medical technician ang kailangan para sa bubuksang ospital sa Qatar sa susunod na taon. Ang ulat ay kinumpirma ni Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos. Matapos na makipagpulong sa Ministry of Labor ng Qatar. Una nang kumuha ng kabuuang 200,000 overseas Philippine workers ang Qatar
na dinagdagan pa ng panibagong job order para sa 500 nurse at medical technician para sa pagbubukas ng SIDRA Medical and Research Center na isang ultra-modern at all-digital academic medical center. Samantala, ikinasana ng Department of Labor and Employment ang mobile application na pwede nang i-download sa mga smartphone at tablet para sa mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay Director Dominic Tutay ng Department of Labor and Employment, dahil na rin daw sa dami ng gumagamit ng smartphones at tablets, kaya nila isinulong ang job search apps. Samantala, naglalaman ng mga listahan ng mga kumpanya na naghahanap ng empleyado, ganun din ang tips para sa paghahanap ng mga trabaho. Nakakdakda ring maglagay ang dole ng mga computerized kiosk sa mga mall para doon lamang malaman ng mga bakanting trabaho, gayon din ang mga listahan ng mga lehitimong kumpanya. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines, direkta sa Rila, napapanahon. OFW Headlines. Trabaho sigurado, trabaho patrol. At para sa ating mga inhinyero o mga engineers, yan, pwede kayong mag-apply ng trabaho. Pwede nyong buksan din ang poea.gov.ph. Nandoon ang mga posisyon ng trabaho. Pero may mga ilan tayong nakita rito. Ang Manpower Resource of Asia Incorporated ay nangangailangan ng engineer cost control. Sa Kazakhstan po yan. Nangangailangan din ng engineer offshore method sa Kazakhstan. Yan. Engineer planning sa Mexico. Engineer safety sa Kazakhstan. Yan po. At pwede kayo mag-apply sa Manpower Resource of Asia Incorporated. Samantala na kailangan din ng mga engineers electrical control sa Saudi Arabia. Kailangan din ng engineer piping assistance sa Saudi Arabia, ang Anglo-European Services Incorporated. Samantalang sa Qatar, nangangailangan ng engineer civil engineer. Gayun din ng Saudi Arabia. Kailangan naman ng engineer cost control sa Russia ng Manpower Resource of Asia Incorporated. Ganon din naman ng Gulf Asia International Corporation, nangangailangan ng engineer project. United Arab Emirates, nangangailangan ng engineer telecom. Kailangan sa Darussalam ng engineer. Engineer piping naman sa Morocco. Yiwa Human Resource Corporation, formerly Yangwa Human Resource Corporation. At para naman sa household service worker na male, kailangan nila sa Kuwait ang Emerald International Manpower Services Corporation. Sa Saudi Arabia naman, kailangan din ng household service worker na male
Strong Platinum Labor Service Corporation. Ang Excel Green Card International, nangangailangan ng 43 household service worker. Ang World Wiser International Incorporated, kailangan naman sa Jordan, ha? Jordan naman to, ng 100 household service worker. Gayun din naman ang Singapore, kailangan ng JTC International Manpower Services Incorporated ng 50 household service worker. Ang Gamon International Manpower Agency ay nangangailangan ng 50 household service worker patungong Qatar. Napakarami po ng kailangan sa iba't ibang mga bansa katulad ng Kuwait, Jordan, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia. So Pakistan, kailangan din ng Albertson Human Resource Company, 49 na household service worker ang kailangan. Ganon din naman ang Brunei Darussalam, kailangan ng CBNT Pro Staff Incorporated ng 42 overseas ng household service worker. Pero mas marami po rito ay papuntang Saudi Arabia. And of course, pwede kayong magbukas sa poea.gov.ph para mas masigurado ninyo. Dahil dito po sa tinitingnan ko ngayon ay kailangan siguraduhin natin na may job order. Lisensyado ang agency na ito, at the same time dapat may job order. Bakit kailangan may job order? Kasi pag walang job order, ay hindi pa rin kayo mabibigyan ng kaukulang trabaho. Dahil yung sinasabi na ng lisensya is, ano lang to mga kaibigan, yung parang sinasabi na they are licensed to recruit lang. Pero nagre-recruit kung wala lang job order, ay hindi rin po pwede, no? So ayan mga kaibigan, basta't buksan lamang ninyo ang poea.gov.ph. At syempre, paalala pa rin ng POEA sa atin, dapat ang mga household service worker, ayon sa batas, ay hindi kayo dapat magbayad ng placement fees. At syempre, ayon nga sa POEA, don't fall in line, go online sa BM Online. Yan. So, doon sa mga kukuha ng OEC, pwede na kayong BM Online na lang through computer. Tapos, print agad, magbayad, iprint ka agad. Yan. So, hindi na kayo mahihirapan, lalong-lalo na mga kaibigan at kakampi ko, doon sa mga magsisibalikang OFWs. Kasi, syempre, maging happy-happy kayo. Hindi kayo puro pila ng pila sa POEA. Ngayon, pwede na go online. Diba? So, napakalaking kaginhawaan yan para sa mga OFWs. Trabaho sigurado. Trabaho patrol. Mission Impossible. Anumang kabigat, problemang legal may katapat dito sa Mission Impossible. At para sa ating mga lalong-lalo yung mga kasambahay sa ibang bansa, ano? Yung eksploitasyon, pagmamaltrato, pananakit, pagpaparusa at pagdarahas na sexual. Yan. Ito ang ating pag-usapan para sa ating Mission Impossible.
Kung sa isang napakalit lamang na pagkakamali ay pinagmamalupitan na kayo at matinding parusa ang inyong inaabot, karamihan po nito ay sa Kingdom of Saudi Arabia. Huwag mag-atubili at agad isumbong, iulat o i-report ito sa inyong ahensya. Eh kung ang ahensya naman ninyo ay hindi kumikilos sa inyong kaso, mangyaring isumbong ito sa embahada o sa polo. Tatandaan po natin, bago kayo umalis ng Pilipinas, kayo ay nagpidos. Doon sa mga papeles ng pidos, nando doon po yung mga numero ng inyong mga dapat tawagan. Kung kayo ay totoong dumaan sa legal na proseso, maraming mga papeles, maraming mga numero ang ibibigay sa inyo, lalong-lalo na sa mga pidos center ninyo. Kung kayo naman ay nakararanas ng pagmamalupit o eksploitasyon, walang pahinga, mahabang oras ng trabaho, at hindi nababayaran ng sapat na pagtatrabaho ng mas higit pa sa nilagdaang kontrata, maaaring pag-usapan ng masinsinan ang mga bagay na ito sa iyong ahensya at gayon din ang embahada o polo. Ang pangdarahas na sexual at abusong sexual ay isang seryosong kaso, mga kakampi ko. Sa unang pangyayari o insidente pa lang, magsumbong kayo agad sa ahensya at sa embahada o polo at humingi ng saklolo. Pananagutan ng iyong amo, nasagutin ang iyong medikal kung ikaw ay na-aksidente naman o nabalda. Ito ay sasagutin ng iyong employer at dapat isaalang-alang ang panahon ng pagpapagaling. Kung hindi nila akuin ang pananagutan, dapat ding isumbong ito sa inyong agency at sa polo. Pero ang isang maganda rito, mga kakampi ko, sa ngayon kasi ay nagkaroon na ng mandatory insurance. So, dapat daladala nyo yung inyong mga number ng insurance at yung insurance policy ninyo. Doon kasi may mga nakalagay kung magkano ang dapat ninyong makuha. Samantala, may mga ilang employer naman ang hindi nagbabayad ng sweldo. Karapatan mo bilang isang kasambahay ang makatanggap ng sweldo bawat buwan. Kung hindi kayo masweldohan sa loob ng isang buwan, huwag yun ang patagalin, mga kakampi ko, ha? Dapat isa hanggang dalawang buwan lang. Isa dapat, buwan-buwan dapat nakakatanggap ka ng sweldo. At kung hindi ka masaya sa tugon ng iyong agency dahil dapat i-report mo ito, eh, ang sinasabi dito sa ating binabasa, eh, embahada mo o polo. Paghingi ng saklolo o tulong, maghanap lamang ng lugar na matatakbuhan mo o sasaklolo kung wala lang iba pang paraan. Huwag basta-basta mag-run away, mga kakampi ko. Kung sakasakaling hindi maiwasan, may mga ilang kondisyon sa trabaho o ang kondisyon mo sa pagtatrabaho mo ay lumalala at nagbabanta ng panganib sa iyong kaligtasan at kapakanan, dapat magplano ng maayos at huwag subukan tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Yan. Huwag tayo mag-isip ng ganon, as lalong diferensya. Lalong-lalo na huwag tayong tatalon sa mga bintana matataas na gusali o iba pang mga kilos na maaaring magdulot ng panganib o kamatayan mo. Muling balikan ang mga mahahalagang kontak sa bansang kinaroroonan tulad ng institusyon na nakalista ay maaaring makapagbigay agad ng tulong o kaya'y panandaliang paninirahan. At muli, humingi ng mga ilang tulong pa doon sa mga mapagkakatiwalaan mo.
tulad ng social media, tulad sa Facebook, o ilang mainam na paraan para makipag-ugnayan at para din sa paghingi ng tulong mula sa mga pamayanang Pilipino o yung mga Pilipino community. Ang isang maganda po mga kaibigan, dapat ay lagi kang nagre-report sa iyong pamilya kung anong nangyayari sa iyo dyan. Pero ang nakakalungkot nga sa iba, kasi sa Saudi Arabia pinagbabawal talaga nila ang cellphones. Yan. So, pero pilitin natin, ha? Maging wise tayo, pilitin natin na magkaroon ng ugnayan. Ikaw bilang household service worker sa iyong pamilya. Dahil ang pamilya mo ang unang-unang makatutugon sa lahat ng iyong problema. Gayun din, maaari ka rin tumawag sa mga NGOs tulad ng pinanggalingan mong pinagpidusan mo. Doon ka nagpidos sa isang NGO na yan, hingin mo kaagad ang mga numero na yan upang makapag-report ka kaagad. Ako po si Gemma Husto, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Lebanon at ako'y magbabahagi sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa Lebanon at mga bagay na dapat ninyong malaman kung magpaplano kayong papunta at magtrabaho bilang isang kasambahay. Maring marami kayong iniisip at pinagkakabalahan sa inyong paghahanda sa pagluwas, pero bigyan pansin ang mga sumusunod. Maging maingat sa pakikipag-ugnay sa inyong ahensya o sino mang tutulong sa inyo papuntang Lebanon. Maaring kayo ay malinlang sa inyong mga ekspektasyon. Alamin at kunin ang mga detalye tungkol sa inyong magiging trabaho, magiging amo, hingin ang anumang resibo ng pababayaran sa inyo. Alamin at kunin ang mga detalye tungkol sa inyong magiging trabaho, magiging amo, hingin ang anumang resibo na pababayaran sa inyo. Siguraduhin tama ang lahat na nakasaad sa inyong pasaporte. Anumang bura o peke, falsipikadong pasaporte ay maaaring ikabilanggo ninyo dito sa Lebanon o kaya sa Pilipinas. Ipaserox ang lahat ng inyong mga pasaporte at mga opisyal na papeles, mga contact numbers at iwan sa inyong pamilya at magtago rin ng kopya para sa inyo. Kinakailangan ninyong dadaan sa medical test sa Pilipinas at uulitin pagdating dito sa Lebanon. Anumang kontratang pipirmahan sa Pilipinas ay maging mapawalang visa o saysay pagdating dito sa Lebanon. Ang legal lang na kinikilalang kontrata ay yung tinatawag na Unified Contract for Migrant Domestic Workers na pipirmahan ninyo pagdating, at iyon ay sa lingwaheng Arabic. Kung kayo ay nakaharap sa mga problema, may mga ahensya o organisasyon na tutulong dito sa Lebanon. CAFA 7609091001392220 or 221. Ang CAFA ay tumutulong sa mga biktima ng mga physical at sexual na pang-aabuso. Caritas 0302538 or 0329066. Philippine Embassy 0385943 0. Kayo ay sasakay ng eroplano at ang biyahe ay abutin ng 18 oras, depende sa airlines, ruta at stopovers. Pwedeng magdala ng inyong bagahe na may timbang na 20 kilos at isang hand carry na 7 kilos. Magdala ng makakain gaya ng biscuit o crackers in kaso na may delay.
sa paliparan dito sa Lebanon ay kayo'y sasalubungin ng awtoridad na tinatawag na General Security. Kayo ay talaga sa waiting room. Kunin ang inyong pasaporte habang hinihintay ang inyong amo. Paubalihang kunin ang inyong pasaporte at ibigay sa inyong amo kahit ito ay labag sa batas. Mula sa airport, kayo ay dadalhin na sa bahay ng inyong amo at kung minsan sa opisina ng inyong employment agency. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Lebanon. Isang maliit na bansa sa gitnang silangan na nakabaybay sa Mediterranean Sea. Ang capital ay Beirut. Arabic ang pangunahing salita. French at English ay gamit din. May dalawang grupo ng relihiyon, Kristiyano at Muslim, at maraming sekta sa dalawang grupo na ito. Ang klima ay mainit at malinsangan sa tag-araw sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Malamig at basa naman sa buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Nagyelo ng minsan, kaya magdala ng angkop na kasuotan. Ang pagkain ay naiiba sa ating panlasa at pagkaluto. Madalas ang kanilang pagkain ay may lemon, Arabic bread, kanin karne ang pangkaraniwang gulay, at salads, preskong prutas ay sapat. Maaaring kayo ay malagay sa iba't ibang klase ng pamilya. May maliit lang at may malaking miyembro. Ang iba ay may mga bata, iba na may mag-aalaga ng may gulang o matatanda. Mga ibang ina ay nagtatrabaho, iba na may nakapanatili lang sa bahay. Ang inyong amo, kadalasan ang babae, ay magsasabi ng regulasyon at gusto sa pamamahay. Halimbawa, paggamit ng uniforme at pagtali ng buhok. Ang unang 3 buwan ay trial period sa inyong dalawa. Kung magkasundo, ay gagawin ng papel at kung may problema, ito na ang pagkakataong makialam ang inyong agency at pwede kayong ihanap ng panibagong employer o amo. Sa una, maaaring mahihirapan kayo kadahilanan sa ibang kultura at lingwahe. Tiyaga at humingi ng tulong at patnubay kung kinakailangan. Pagkatapos ng 3 buwan, ay obligasyon ng inyong amo na gagawin ang inyong legal na papeles. Ito ay inyong work permit at residency permit.
kaya kinakailangang magdaan na naman sa medical test. Kukunan kayo ng dugo, chest x-ray at pregnancy test. At kung kayo ay may tuberculosis or HIV, nakakahawang sakit. At kung kayo ay sakali mang buntis, obligasyon ng inyong agency na bibili ng tiket ninyong pauwi sa Pilipinas. Inyong pipirmahan ang Unified Contract sa abogado kasama ang pirma ng inyong amo. Kung nakalipas ang 3 buwan at wala pa kayong pinirmahan sa mga ito, humingi ng tulong o patnubay. Ayon sa kontrata, responsibilidad ng amo ang mga sumusunod. Ang inyong sahod kada katapusan ng buwan. Siguraduhing pumirma lang pagtanggap na ang pera. Makitungo sa inyong amo kung papaano ang inyong bayaran. Pribadong silid tulugan o pahingahan. 24 oras na pahinga kada linggo. Pagkain, kasuotan at mga pansariling gamit gaya ng napkins, sabon, shampoo. Pagpapagamot at insurance. Ticket pagkatapos ng kontrata. Ang ID sumusunod sa mga nilalaman ng pinirmahang kontrata gaya ng pang-aabuso din at pananakit. Humingi ng tulong at alamin ang inyong mga karapatan. Magdadalawampung taon na ako dito sa Lebanon bilang isang kasambahay at marami na akong nakilala at nakasalamuha na galing sa mga ibang bansa, hindi lang sa galing sa Pilipinas, gaya ng Ethiopia, Sri Lanka, Madagascar, Nepal at mga sa mga ibang bansa pa. Ngayon, manarami na tayong Pilipino dito sa Lebanon at marami na ring Filipino shops at restaurants, lalo na sa Daura at Hamra. Hangad namin ang walalhati ninyong paglalakbay at tandaan, in caso na mayroon kayong problema, tumawag lang sa mga numerong ito. CAFA 76090910 01392220 or 221. Ang CAFA ay tumutulong sa mga biktima ng mga physical at sexual na pang-aabuso. Caritas 03-092-538 o 03-290-066. Philippine Embassy 03-859-430. Yan ang ating mga mission sa araw na ito. Sana ay nakapulutan ninyo ng aral ang ating Mission Impossible. Mission accomplished! At ngayon mga kaibigan, balik tayo sa ating programa at ngayon naman, ayan, marami tayong natutunan, ano. Ngayon naman ang pinaka-importante sa mga pumaalis na OFWs, 'di ba? Yung pagpibidos nila. Naku, napakalaking issue nito sa ilang mga grupo. Ang PIDOS. Ano nga ba PIDOS? Ang Pre-Departure Orientation Seminar ay pinagtatalunan ngayon at pinagdidibatihan ng iba't ibang grupo na grupo ng mga ng gobyerno, grupo ng mga CSO, at grupo ng mga iba't ibang hindi natin maintindihan kung sino sila. Kaya't ating pakinggan, ano nga ba ang
from the perspective ng ating Overseas Workers Welfare Administration, walang iba ay sila ang tumututok dyan. Ano ba ang binabanggit nila tungkol sa ibig sabihin ng PIDOS? Bago pa lang siya umalis, nag-iisip pa lang siya ay mag-a-trabaho sa Atuado Hindi. We have the pre-employment orientation seminar. That is to provide the OFW or potential OFW with information for him or her to make that critical decision that magtatrabaho pa ako sa ibang bansa o hindi. Pag isa na kapag-desisyon na, nakahanap na ng employer at paalis na siya, nandito naman po tayo sa pre-departure orientation seminar, which is essentially, I think, meant to prepare the OFW for adjustment, particularly the first 6 months of adjustment in his country of destination. So, before departing, we have the PAYOS and the PIDOS, and we'll have to look at this together, I believe, link, no? Kasi sometimes we want to jam everything sa PIDOS, but hindi talaga kaya. So, nandun po naman ang PAYOS. So, how can we put these two together to optimize the good effects of this on the OFW? Pagdating niya, hindi pa rin po tapos. Kasi dapat continued information providing the information. So, nandun po yung post-arrival orientation seminar, which I have to be very frank, is most challenging in the sense that it will require, although the previous ones also required inputs from the receiving countries. Dito po sa PAMS, lalo't higit kailangan na dito. Kasi alam mo, pagdating nila, kalat-kalat na sila. So how do we actually implement the PAMS and what should it contain? So this is already, of course, would include what's this briefing on the actual country, very, very, tapos yung conditions also of work dun sa kanyang employer, so it can be company-based, no? For those that are non-domestic workers, tapos yung sa domestic workers, dapat maliwanan din sa kanila, ano yung mga bagas ng bansa, saan sila pwede tumakbo, nagka-problema sila, etc. And alam natin na dadating ng isang araw na babalik at babalik din sila. Kahit 10 taon sila nagtatrabaho sa ibang bansa, kahit 15 years, isang araw dadating babalik sila sa kanilang bansa. And therefore, kinakailangan din sila ng preparasyon. Hindi pa sila, hindi natin kailangan hintayin na makapalik talaga sila habang nandun pa at nag-iisip na sila na sana dito na ako sa Pilipinas, hindi na ako magtatrabaho sa ibang bansa. This is the reintegration counseling portion that starts even abroad, not necessarily waiting for them to actually come home to the Philippines. The reason why I'm not sharing this is, again, when we do look and evaluate the PIDOS, I hope we'll do it in this context. If you can see areas or information that needs to be given to the OFW, pwede ho magiging sa PIDOS, pwede sa PAYOS. Thank you. At this point, I'd like to share some initiatives that we've started and where we intend to go based on Secretary Bordoz's instructions. Karamihan sa inyo, alam na yata na may PAYOS online, ano? May pinag-uusapan, unang-una, PIDOS will eventually go online. You know, not necessarily for all, we have to think of, and this I'd like to get feedback from you. And that number two, pinag-iisipan na going requirement, hindi lang si PIDOS, pero si PAYOS at PIDOS. And it will be it could be offered online, but maybe to selected occupational groups of work. So that is something hopefully you can also take up in today's workshop. Okay. Second, skill na magiging sa PIDOS.
I just like also to inform you that I said we have a first feedback direct from the wards. Meron doon po talagang umamin. Meron isang anon sa kwahin. Sabi niya, nakuha niya yung test na sir. Ito ay champion niya tayo. Nakuha niya yung test na sir. Hindi siya nag-training. Hindi siya nag-medical. Nakuha po rin niya yung pito certificate na hindi siya nagpito. Okay? So, sabi ko, wow! Kaya pala, nandito ka, first timer. So, you can imagine, if we really believe, which the way I do, that your skills are your first line of defense when it comes to protection. And that was precisely the idea of having them needing to undergo a test program of training for domestic workers. Kaya baka nakadagdag niya sa sitwasyon, bakit nakarating siya doon sa shelter ng polo. Tapos, wala pang medical, paano nangyari yun. Tapos, yung pitos din, may certificate siya, pero may sinasabi ng pitos. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ang kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Pare, nanganak na si Commander! Aba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhing updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. And now back to our regular program. At sa lahat ng ating nakasama at nagtaguyod sa ating programa, salamat po sa pag-ibig OWA Social Security System. Sa inyo pong lahat, mabuhay kayong lahat. At syempre, kita-kits tayo mamayang alas 6 ng gabi para sa OFW Gawad Parangal. Ito po'y gaganapin sa Justin Building dyan sa May Makati. At muli po isang oras na naman ang lumipas. Lagi natin tatandaan lahat ng problema ang kinakaharap may kasagutan. Dito lamang sa ating babae migrante may kakampi ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa mga OFWs. Papaalam po, magkita-kits tayo sa Justin Building para sa OFW Gawad Parangal. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pati-feel.